Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I'm Keisha and for today's video, I'll be sharing with you my top 5 makeup products for the month of June. So kung gusto niyo malaman kung ano yung mga products na yun, then please keep on watching. For this month, lima din yung mga favorite products ko. So unahin ko na with my favorite concealer for the month of June. And it is the Maybelline Fit Me Concealer in the shade of 30, which is Honey. Ayan. And ito, hindi ko talaga siya ginagamit before. Since, pinaka-love ko talaga na concealer is yung pasayang sa L'Oreal, True Match yon. And then, one time, nag-overnight kami ng friends ko, and then, ito lang yung dala kong concealer. At never ko pa siya na-try. So, ginamit ko siya, and ang ganda ng lapat niya on my skin. Perfect din yung shade niya kahit wala ng corrector, hindi siya super brightening na parang nagigray na yung under eye area ko. So this one, sobrang ganda niya. Gamit ko nga siya ngayon. Ito lang. Plus, ginamit ko siya or binlend ko siya just using my fingers kasi wala akong tools na dala and it blends out evenly and perfectly on my skin. And sabi rin ng boyfriend ko na sobrang kinis ng face ko noon and ito yung dahilan nun. So ayan. So next two of my favorites for the month of June are for the eyebrows. Ewan ko kung napapansin nyo sa camera na magkaiba yung parang shade ng kilay ko ngayon kasi magkaiba yung ginamit ko on both sides of my eyebrows. And for the right side, na favorite ko talaga nung unang half ng buwan at kasabay ng paggamit ko rin nung concealer kanina ay another one from Maybelline. Ito yung kanilang Define and Blend Brow Pencil. And I think this is in the shade of Natural Brown. So normal lang siya na medyo manipis na angled na eyebrow pencil, and then on the other side, meron siyang spoolie na ang ganda to blend. And ayan nga, ito yung gamit ko on this side. Walang kahirap-hirap. As in, I think less than 1 minute nagawa ko na kagad yung kilay na to. Hindi siya nagsismudge. Kahit ilang oras ko siya gamitin on my eyebrows. Ganyan siya. Hindi siya gumagalaw. Hindi nagla-lighten yung color. Ayan talaga, ang ganda niya. Ayan. Next pang kilay na favorite ko at yung ginamit ko nga sa aking left side of my eyebrows ay itong EB Pro Brow Duo in the shade of Play. Ito naman, wala siyang spoolie. Tapos, iba rin yung kanyang form ng pencil. Ay, ubus ko na siya. Ayan na lang siya. Wala na. Inagamit ko lang siya kapag yung parang magsayang ng ibang eyebrow products. Pero, ayun. The past week or two, ito yung usual kong ginagamit na pang kilay. At ang ganda, ayan. Hindi ko na kailangan ng spoolie kasi nga, dito sa kabilang side ay parang powder. Yan din yung ginagamit ko to blend out at parang ma-set din yung pencil. So, ayan. Ang ganda niya. And I love the color. Okay naman. Hindi rin siya nagsusmudge all throughout the day. Ganyan na siya. So, yun. Kaya ako siya naging favorite. Second to the last favorite for the month of June is surprisingly an eyeshadow. Yes, isa lang. Isang shade lang eh. It is from Inglot. Nagamit ko nga on my lids today. This one. So, ayan, tinanggal ko muna siya dun sa single eyeshadow case. Also from Inglot. And then, this one is in the shade of 60... Oh! Buti hindi nabasag. Kahit nahulog ko. This is in the shade of 609. So, double sparkle siya. Para siyang matte na may patong ng very light na shimmer na hindi sobrang shimmer na... Basta hindi siya over the top shimmer. Para lang siyang may chunks of glitter na very light. As you can see naman sa aking lids, hindi siya yung super shiny, pero hindi niya namumukhang flat yung aking lids, which is, yun yung gusto ko. Yung talaga yung ini-aim ko, and the color is perfect on me. Ayan, okay siya for everyday. Ang good thing about this is, wala siyang fallout at all. Super pigmented kasi hindi akong gumagamit ng primer. Plus, it lasts the whole day. At hindi na o-oil up yung eyelids ko kahit super oily niyan. So, ayan, ito yung everyday eyeshadow na ginagamit ko lately. Onto the last makeup product na na-love ko for the month of June is another concealer. Pero this one, hindi ko ginagamit on the under eye area recently. But ginagamit ko siya to sculpt my kilay. And it is the MAC NC30 Studio Finish Concealer. May SPF 35. I think since May, hindi ako nagpa-thread ng kilay. So, ang daming sparse hair dito. Yan, dyan. And I use this one to cover it up. Ang ganda na pagka-cover niya. Hindi ganun kahalata yung mga buhok dyan na nakakalat. Ang daling mag-sculpt ng kilay pag ito yung ginagamit ko. Compared to other concealers na sobrang liquidy or sobrang tigas, ganyan. Ito, sobrang perfect talaga to sculpt that area. Ayan. And hindi pa siya yung nagpa-flashback and pictures. Kahit dito ko siya ilagay. Ganyan.
hindi siya yung parang naka-frame yung kilay ko na super light concealer, hindi. So this one is perfect for that. So that is about it for my favorites for the month of June. Sana na-enjoy nyo. Thank you very much for watching, and if you enjoyed this video or find this video helpful in a way, hit the thumbs up button, comment down below your favorite makeup products for the month of June para malaman ko at matry ko rin sila at baka sakaling magustuhan ko at malove ko din. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do click the subscribe button out there, and while you're there, hit the notification bell to ma-notify kayo whenever I upload videos, and I will see you in the next one. Bye!